Sa muli ay magandang araw po sa inyong lahat at sa muli ay nais namin ipaabot ang pagbati sa Islam na sinasabing Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kahulugan po niyan ay ang kapayapaan at ang pagpapala ni Allah ay sumayunawang lahat. Ang nakaraan pong pagtalakay natin ay naipangako po sa inyo dahil sa ating pong pagtalakay ng Islam at ang mga propeta, ito ang kanilang relihiyon at sila ay mga Muslim, eh papaano ngayon? Kasi isang katanungan, papaano ngayon kung tayo ay magiging Muslim o papasok po sa relihiyon na ito? Ang pagyakap at pagpasok po sa Islam sa katotohanan ay isang tao ay makakatanggap po ng pinakadakilang biyaya mula po kay Allah. Ang mapagpatawad at ang maawain na Diyos ay nagpapatawad ng mga kasalanan at pagkakamali. Siya sa ganoong kalagayan ay tulad sa isang bagong panganak at walang kasalanan. Kaya po yung salita pong born again na yan, bago po nagkaroon po ng mga grupo-grupo na yan, eh sa Islam po ang propeta ay tinalakay na niya na ang isang tao ay tulad sa isang bagong panganak kapag ka po siya ay magiging Muslim. Sinasabi po sa Quran, Kapitulo 8, Talata 38, ay ganito po ang sinasabi. Sabihin ninyo sa mga hindi sumasampalataya, kung iiwanan nila ang maling paniniwala, ang kanilang mga nakaraang kasalanan ay patatawarin. Yan po ang pangako ng Quran na sino man po na mananampalataya sa nag-iisang tunay na Diyos, si Allah, ang kanila pong nakaraang kasalanan ay patatawarin. Gayun din po ay sinabi sa Kapitulo 39, Talata 53 ng Banal na Quran ay ganito pa po ang sinabi. Sabihin ninyo, o aking mga lingkod, na sino man ang nagkasala laban sa kanilang mga kaluluwa, huwag nilang tanggihan ang awa ng poong may kapal, sapagkat katotohanan si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng mga kasalanan. Katotohanan, siya ay lubos na mapagpatawad, ang lubos na mawain. Hindi pa ba kayo nasisiyahan sa mga pangako nito? Naiiwanan po natin ang mga maling pananampalataya niyan. Sapagkat ang mga propeta ay hindi sila nagtayo ng mga sekta-sekta na katulad ng nangyari ngayon, kundi iisa lang po ang kanilang pananampalataya, Islam po, at silang lahat ay mga Muslim. Ganito po ang sinabi ng mahal na propeta, ang huling propeta, sa kanya pong mga ibinigay na pahayag para sa atin ay ganito po ang kanyang sinabi. Ito po ay nakasalin sa wikang Pilipino. Ganito po. Kung ang sino man ay yumakap sa Islam ng buong puso, ay patatawarin ni Allah ang lahat ng kanyang mga nakaraang kasalanan. At pagkatapos nito, ang gantimpala sa mga nagawa niyang kabutihan ay magiging katumbas ng 10 hanggang 700 ang dami. At ang isang kasamaan na ginawa ay itatala ng ganoon lamang. Maliban patawarin din ito ni Allah. Hindi ba ninyo alam na ang nagbabalik loob sa Islam ay inaalis ang lahat ng dating mga kasalanan? Yan po ang paliwanag at pangako na ibinibigay ng huling propeta na natanggap niya mula kay Allah. Kaya sino bang anya na yumakap sa Islam ng buong puso? Alam po ninyo, marami po mga dahilan ng tao kung bakit yumakap sa Islam. Ang iba dahil sa
yung babae ay nagustuhan niya. Kaya pumasok siya at nag-Muslim siya. Wala pong halaga yan. O di naman kaya eh, dahil eh, may kakilala ako bilang pabor. Lalo na dito sa Middle East. Yung pong mga kababayan natin ay nag-Muslim dahil eh, nahiling ng kanilang sponsor o yung kanilang amo. Wala po yan. Dahil ang sinasabi po ng propeta, na ang sinumang yumakap sa Islam ng buong puso, sincerely, yan lang po ang patatawarin. At bukod dito, ha, ang Islam, ito po ang biyaya na ibinibigay. Na sino mang manampalataya sa nag-iisang tunay na Diyos ay nagiging Muslim, ito po ang kapatawaran. Pero may mga tao po na nagsasabi sa tinatawag na original sin. Ano ho? O yung tinatawag na kasalanan minana o ancestral sin. Sa Islam po, hindi po kinakailangan ng tao o mayroong isang tao o sugo ng Diyos o propeta na mamatay para bayaran ng kanyang kasalanan. Ayon sa buod na diwa ng Quran at aral na tinataglay nito, ang tao, babae man o lalaki ay nilikha ng poong may kapal na nasa malinis at dalisay na kalagayan. Ibig sabihin po, sa paniwala po ng Islam, wala pong tinatawag na original sin o may kasalanan. Na sinasabi nila na kapag ang tao, ang bata ipinanganak, eh hindi pa nga ipinapanganak, eh may kasalanan na. Yan po ay nire-reject sa Islam. Hindi po tinatanggap yan. Papayag ka ba na ang sinasabi lang original sin na yan o ancestral sin na yan ay yung ating mga naunang magulang na si Eva at si Adan ay nagkasala, kaya tayo din ay nagkasala. Yung kanilang kasalanan ay minamana natin. Hindi po tinatanggap sa Islam yan. Hindi po tinatanggap yan ni Allah. Bagkos sinasabi na ang kasalanan ay nanggagaling mismo sa atin. Kung ano ang ating ginawang kasalanan, yun din po ang ating pagbabayaran. Ito ba ay labag sa sinasabi ng Biblia? Hindi po. Pero bago po natin banggitin kung anong sinasabi ng Biblia, ganito po ang sabi ng propeta tungkol sa mga bata na ipinapanganak. Ano po ang kanilang kalagayan? Sila po ba ay mayroong tinatawag na minanang kasalanan? Ang alam ko lamang na minamanang kasalanan. Ha? O ang minamana natin ay yung kayamanan ng ating mga magulang, hindi yung kanilang mga kasalanan. Ang sabi ng propeta Muhammad, ang kapayapaan ay sumakaniya, ang isang sanggol sa kanyang pagkapanganak ay Islam, ang kanyang likas na relihiyon. So pagkapanganak po natin, siya ay Islam na. Ang ibig sabihin, siya ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga magulang lamang ang gumawa sa kanya upang maging Kristiyano, Hudyo o Pagano. Kaya, bakit ka Kristiyano? Dahil iyan ang reliyon ng magulang mo. Bakit ka Hudyo? Dahil iyan ang reliyon ng mga magulang mo. Pero ang propeta ay nagsasabi na sa kanyang pagkapanganak, ang kanyang likas na kalagayan ay Islam. Ibig sabihin na siya na ay sumusunod sa kalooban ni Allah. Ang kanyang bawri ng pamumuhay, kahit na siya pa ay walang malay sa kanyang sarili, ang kanyang katawan, ang kanyang mga gawa ay sumusunod na sa kalooban ni Allah. Pero nabanggit ko kanina ang tungkol sa tinatawag na original na sala. Pinaniniwalaan ng maraming sekta ng mga kapatid natin na ang sangkatauhan ay nagmana ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Ang magulang ng buong sangkatauhan, ito'y tinatawag nilang original na sala o unang kasalanan. Ang original na sala ay hindi tinatanggap o pinaniniwalaan ng mga propeta kahit na sa Biblia at ng reliyon ng Islam. Kahit na sa Biblia ng Kristiyano, ito'y hindi po tinatanggap. Meron po ba tayong patotoo tungkol diyan? Mababasa po natin sa Ezekiel Kapitulo 18, Talata 20, ay ganito po ang sinasabi. Basahin po natin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ang ama ng kasalanan ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa kaniya at ang kasamaan ng masama
ay sa kaniya. Maliwanag po na hindi po ang kal o hindi po pepeling magdanas ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kaya po wala pong tinatawag na original sin. Yan po ang masasabi natin at sa Jeremias sa panghuli ay tinalakay din po ito sa talata kapitulo 31, talata 30 na sinasabing ngunit bawat isa ay mamamatay dahil sa kanilang sariling kasamaan. Sa pangwakas, nakita na ninyo ng Islam ay isang relihiyon na mula sa ating Panginoon at ang lahat ng mga Muslim o ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim at ang kanilang relihiyon ay Islam. Pumasok kayo sa Islam, tanggapin ninyo ito, makakaranas kayo ng kapatawaran sapagkat si Allah ay lubos na maawain, lubos na mahabagin at siya ay tatanggapin ang inyong pagsisisi at yakapin niyo ito ang pananampalataya ng Islam. Sumunod kayo sa kanyang mga kautosan. Sa muli, kami po'y nagpapaalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli bumabalik upang pagpatuloy po natin ang ating pagtalakay tungkol po sa tunay na relihiyon. Sa mga naunang natalakay po natin ay nabigyan po natin ng referensya mula po sa Quran at higit sa lahat ay ang Biblia. Hindi po maaari na ang isang tunay na relihiyon ay maging tunay kung ang propeta o ang sugo po ay hindi tunay. Kaya kinakailangan po natin mabigyan ng pansin na ang sugo po na kinikilala ng mga Muslim na ang propeta Muhammad, ang kapayapaan ay sumakanya, ay talaga pong legal at mayroon pong patnugot mula po sa puong may kapal. Ano po ang batayan o pamantayan ng isang tunay na relihiyon? Ang tunay na relihiyon, kinakailangan ang sugo at tagapangaral nito ay nagmumula sa kanya. Ang mga Muslim ay sumasampalataya na ang Panginoong Allah ay nagpahayag sa mga naunang propeta at ito'y naitala sa mga naunang kasulatan. Ang halimbawa dito ay ang kautusan na ipinahayag po kay Moises, ang kapayapaan ay sumakanya. Ito po yung tinatawag natin na Torah o kautusan o Taurat sa wikang Arabic. Ang ikalawa naman ay ang mga awit na ipinahayag kay Propeta David o tinatawag po sa Arabic na Sabur. Ang ebanghelyo naman na ipinahayag kay Jesus, ang kapayapaan ay sumakanya o tinatawag po natin sa Arabic na Injil. At marami pa pong iba. Datapwat, ang ilan sa mga pinagkatiwalaan po ng mga aklat na ito, mga naunang kasulatan, ay nagkaroon po ng pagbabago. Dahil sa mga mayroon pong mga maitim na budhi na humawak nito, kaya kanilang binago. Makikita natin yan mismo sa loob ng Biblia na sinabi ni Jeremias sa kapitulo 36, talata 32, na sinasabing na sumulat doon nang mula sa bibig ni Jeremias ng lahat ng mga salita ng aklat na sinunog sa apoy ni Hoyakim na hari sa Huda. At nagdagdag pa sa mga yaon ng maraming gayong salita. So sinasabi po rito mismo sa Biblia na sila talamak na yung pagdadagdag sa loob ng Biblia. Sa isa pong aklat ng mga saksi ni Jehovah, sila po ay masinop na ipinagtatanggol ang Biblia. Pero po sila po ay nag-ulat dito sa isang aklat na The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripture sa pahina po 7. Sa wika pong Pilipino ay ganito ang kanilang sinabi. Walang salin sa banal na kasulatan ito sa ibang wika maliban sa orihinal na sumulat ang kinasihan. Sa pagkopya ng orihinal na kinasihan sa pamagitan ng kamay, may mga elemento ng kahinaan ng tao ay nakapasok. At kaya nga, wala sa libu-libong mga kopya na natili sa ngayong orihinal na wika ay hindi magkakapareho.
ang kinalabasan nito ay wala sa dalawang kopya ang magkakapareho. Yan po ay isang ebidensya at pinapatunayan na ang Biblia sa maraming kopya nito ay marami pong mga hindi na magkakapareho. Kaya po ito ay binigyan ng pansin ng mga dalubhasa na mayroon talagang mga bagay na naidagdag dito. Dahil sa ginawang pagbabago, nagkaroon ng panibagong kahulugan ang mga naunang kasulatan at nagkaroon din ng maling pag-unawa. Dahil dito ay naitago ang tunay na aral na inihayag sa mga unang propeta ng puong may kapal. Dahil nga rito, mismo po ang Quran ay nagbigay ng pahayag kung ano ang nangyari sa una-unang kasulatan. Ang sabi dito sa Kapitulo 5, Talata 14 ng Banal na Quran ay sinasabi ang ganito sa wika pong Pilipino. Pinalitan nila ang mga salita ayon sa tamang kalagayan at kinalimutan na ang mabubuting bahagi ng aral na inihayag sa kanila. Ganyan po ang pagkakasabi ng Quran na pinalitan na po yung mga bagay na mamabuti. So, mismo kinukumpirma ng Quran na ganun nga ang nangyari. Sa isang bahagi pa ng Quran, ay ganito pa rin ang sinasabi. Kapitulo 5, talata 15, ay ganito rin po ang sinabi. O kayong mga tao na binigyan ng kasulatan, ang mga Hudyo at Kristiyano, may darating sa inyo na sugo na muling ihahayag sa inyo ang mga karamihan ng inyong itinago sa mga kasulatan at inyong kinaligtan dahil akala ninyo'y hindi ito mahalaga. Kaya nga, sinasabi po ng Quran, dahil sa mga pagbabago ng mga kasulatan, mayroon pong isang propeta o sugo na iahayag niyang muli yung mga bagay na pinalitan o binago. Isa sa mga kapahayagan ni Allah sa mga Hudyo na kanilang itinago ang mga katangian ng huling propeta. Ang huling propeta po na tinutukoy natin dito ay wala pong iba kundi ang propeta Muhammad. Ang kapayapaan ay sumakanya mula sa mga lahi ng Arabo. Na iyon ay mga biniloktot. Kaya wala po tayong talagang mababasang salitang Muhammad sa Biblia dahil may mga pinalitan nga po at iyan ay kinukumpirma. Ngunit, ang Quran ay muling binanggit yung sinabi ni Jesus tungkol po sa pagdating ng huling propeta. Dito po sa banal na aklat na Quran sa Kapitulo 61, Talata 6, ay ganito po ang sinasabi. Sa pagkakaliwat po ito sa wikang Pilipino, ay ganito po ang sinasabi. At nang sinabi ni Jesus, anak ni Maria o mga anak ni Israel, katotohanan, ako'y sugo ni Allah na ipinadala sa inyo na sinang-ayunan ang batas na nauna sa akin at nagpahayag ng mabuting balita ukol sa sugo na darating pagkatapos ko na ang kanyang pangalan ay Ahmad o Muhammad. Ngunit nang siya'y dumating sa kanila na may maliwanag na mga tanda, sila'y nagwika. Ito'y isang maliwanag na panggagaway. Yan po ang pahayag ni Jesucristo na muling inihayag po sa banal na Quran. Kung ano po ang pahayag ni Jesus sa darating pong huling propeta. Kaya, ang Quran ay muling binanggit ang mga bahagi tungkol po sa paglitaw po ng huling propeta. Sa Kapitulo 7, Talata 157, ay ganito po ang pagkakasabi sa wikang Pilipino. Kanilang mababasa siya na nakasulat sa kautusan at ebanghelyo. Ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang propeta, na mismo ang Quran ay nagpapahayag na mula mismo sa naunang kasulatan ay mababasa siya, ang walang iba po kundi ang propeta, sa mga kautusan at ebanghelyo. Magbibigay po tayo ng ilang bahagi na sa Biblia na ang tinutukoy po ay walang iba kundi ang huling propeta o ang huling sugo. Ito po ay isang talinghaga na tinalakay ni Jesus, ngunit ang talinghaga pong ito ay isang propesiya tungkol sa huling sugo.
Dahil mahaba-haba po ang bahagi na ito na nakasulat sa Biblia, ay ibibigay ko na lang po sa inyo ang referensya at bibigyan ko po ng maikling paglilinaw kung ano po ang nakalagay dito. Sa Mateo Kapitulo 20, talata po 1 hanggang 16, isang talinghaga po ni Jesus. Ito'y tungkol po sa isang tinatawag na pag-aani. Pagkababasahin po ang bahagi na ito ng Biblia na talinghaga ni Jesus Kristo, ang talinghagang ito ay tungkol po sa kaharian ng Diyos at inihambing sa panahon ng anihan sa ubasan. Yun po ang kwento. At ang may-ari ng ubasan ay kumuha ng mga manggagawa, mag-aani. Ang katumbas na halaga ng bayad ng isang manggagawa ay isang dinaryo sa loob ng isang araw. Sa ikasyam na oras ng umaga ay muling kumuha ang mga manggagawa at babayaran ng katumbas ng naunang manggagawa. So yung iba, gumawa siya ng mas maaga. Pagdating ng ikasyam na oras ay kumuha uli ng manggagawa, pero ang sweldo kapareho din doon sa nauna. Mas maraming oras siya. At pagkatapos ng makaikatlong oras ng hapon, ay muli siyang lumabas at kumuha ng mga manggagawa na babayaran din ng gayon. Ibig sabihin, yung isa, pare-pareong halaga. Ngunit makikita po natin, nagreklamo ang iba. Sa pagre-reklamo pong ito, ay binigyan ng halaga ni Jesus na ang may-ari ng ubasan ay walang iba kung hindi ang puong may kapal. At ang mga manggagawa ay sa ubasan ay ang mga propeta. At sabi nga, dito ang tinutukoy, yung huling manggagawa ang tinutukoy ay walang iba kung hindi ang huling propeta. Ang sabi ni Jesus, ang unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Tayo po'y magbabalik sa susunod pong kabanata.